Magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw nito, tayo ay gagawa ng enlarging o pagpapalaki ng drawing na doble sa kanyang original na sukat. Tayo ay gagamit ng pantograph na tinatawag upang palakihin ang ating maliit na drawing na makikita sa kaliwa. Ang magiging scale po niya is 1:2. Yung maliit na yon ay magiging doble, ang taas at ang lapad. Meron po tayong lapis sa isang dulo at yan ay itatapat natin sa mga corners ng maliit na image. Tayo po ay pwedeng magpalaki ng mula doble hanggang 3, 4 hanggang 10 ng sukat ng maliit na imahin na makikita nyo. Subalit kadalasan ay 1:2 lamang ang ating pinapalaki. Ang meron tayong lapis at meron tayong parang karayong na nandun sa gitna na itututok dun sa kanto ng maliit na papel. At yung malaking papel naman ay nakatutok sa lapis. At sa itaas na kaliwa, yun ang magiging pinaka times 2 niya. At sa kanan, yun ang hangganan ng 1:2 na enlargement. Mas malaki po ang ating blankong papel. Kaya at merong allowance pa sa bandang kanan. Unahin po natin sa pag-trace sa itaas o kahit saan. At ating titingnan lamang doon sa may bandang karayong ang ating lapis ay malayang guguhit dahil ang nilagay kong lapis dyan ay yung malambot na 4B at hindi siya masyadong madiin at hindi mag-iiwan ng malalim na bakas sa papel. So medyo malinaw yung makikita ang drawing. Madali lamang siyang burahin pagkatapos ng ating paggawa. Ang mahalaga ay makuha natin ang outline. Sa paggamit ng pantograph, ang pinakamahalaga ay maisentro natin ang maayos ang ating drawing at pagagandahin na lamang gamit ng freehand upang ilagay ang iba pang mga detalye. So ayan, nailagay na natin ang outline ng kanyang mukha at isusunod natin ang mga detalye, kilay, mata, ilong, bibig. So, sa ganyang paraan, makukuha natin ng maayos ang, o mapapalaki natin ng maayos ang ating maliit na drawing. Ito ay ginagamit para mapadali ang ating pag-drawing sa halip na i-freehand lahat na kailangan pang mag-isip kung siya ba ay sasakto o hindi. Dito, malamang na makuha natin ang eksaktong layout at maganda nating
nagagawa ang pagpapalaki ng drawing. Bagay na bagay ito sa mga kabataan na walang experience upang palakihin ang drawing. Makikita niyo na natapos na ang ginamitan ng lapis at ang allowances ay pantay sa magkabilang gilid. Ang gagawin natin ngayon ay outline lamang at ayusin natin ng lapis gamit ang freehand drawing upang mailagay ang mga detalye. Ito na po, nilagay ko siya sa aking isang easel na ginagamit at sisimulan ko ng lagyan ng ink. Nagamit ako ng pen na may brush ng dulo para sa malaking guhit na mapalibot sa kanyang outline, at ang detalye ay kombinasyon ng malaki at maliliit na guhit. Hindi ko na nakuha na ng video ang paggawa, subalit ipakikita ko na lamang ang kayarian ng paglagay ko ng ink na makikita niyo ngayon. At kasabay niyan, makikita niyo ang maliit at malaking imahe na ating ginawa. Maraming salamat po sa inyong panonood.